Hi guys! Welcome to our channel! So ngayon, ipapabaksin ko si Sophie. Pangalawang baksin na niya ito. Yung una dun sa breeder niya, yung pangalawa sa akin nga. Pero first baksin niya to, nakasama ako. So ngayon, isasama ko kayo naman para dun sa mga gustong mag-aray! Para dun sa mga gustong mag-alaga. Aray, 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 aray. Mahilig siya mga agat. So ngayon, para dun sa mga gustong mag-alaga ng Shih Tzu o kaya naman kahit anong breed, at saka dun sa mga gustong magpabaksin din o kaya dun sa mga umahanap ng video patungkol sa vet, ganyan. So isasama ko kayo ngayon, pero paliliguan muna natin si Sophie. Malikot siya. So paliliguan muna natin si Sophie kasi ilang araw daw siyang hindi pwedeng paliguan kapag pinabaksin natin siya. So ayan, sobrang kulit po niya. Ayan. So, wala akong ligo, guys. Mauuna muna siyang paliguan. Tapos, i-stay ko muna siya sa crate niya habang ako nag-aayos. So, tara. Guys, tapos na. Pasensya na, ha? Madalian lang dapat yung pagpapaligo sa mga she kasi nilalamig sila. So, hindi ko na napakita sa inyo yung shampoo na ginamit ko. Tapos, gumamit din ako ng medyo warm water kasi hindi pwedeng malamig. Yan, giniginaw sila. So, ngayon, pupunasan muna natin siya. Tapos, iboblower natin siya. Oops! So, ito na, guys. Actually, ayaw niya yung tunog ng blower kasi trinay ko na siya kahapon, takot na takot siya. So ilalayo natin ng konti yung blower kasi giniginaw siya. Yan, mabilis tumuyo siya kasi nga meron na siyang blower. So ang gamit kong blower, guys, ganito. Nabibili to sa department store sa SM. 799 pesos lang ito. JML yung kanyang pangalan. And then, may mas malaki nito, pero mas pinili ko yung mas maliit kasi nga maliit pa lamang si Sophie. Tsaka kahit lumaki siya, I think mas okay pa din yung ganito. Tsaka para sa akin na din. So, pagkatapos natin ganyan, alisan natin siya ng muta. Ang ginagamit ko ito, ayan. Gumawa ako ng video, guys, patungkol sa mga gamit ni Sophie. Sophie kasi yung pinangalan ko sa kanya. So, magkasunod na video lang yun siguro. Mauuna yun, tapos isusunod ko din to agad para makita ninyo yung mga videos. So, alisan natin ng muta si Sophie. Ito yung gagamitin natin kung walang tangas, ha? So, dapat nililinisan lagi yung mata nila kasi sabi nila pwede daw sila magkakatarata or pwede sila magkaroon ng sakit sa mata. So, alisin natin. Grabe yung pawis ko. Tapos guys, gagamitan natin ng ganito si Sophie. Ayan. Cherry Blossom ito. Anti-itch 2-in-1 pet cologne. Tapos 100 ml siya. Ang bango-bango nito. So gagamitan natin siya ng ganito para pagpunta natin sa vet, mabango din siya. Mabango din naman yung shampoo niya, pero mas mabango to. Huwag kayong mag-alala, guys. Cologne yun para sa mga aso talaga. Para hindi din sila nangangati. So ayan, papasok ko muna siya sa crate niya. Tapos ako naman mag-aayos para mamaya makapunta na kami sa vet, no? Aww. Eventually. Hi guys, so ready na po kami. Si Sophie na lang hindi. Ida-diaper ko lang siya. Para if ever, etong ganito guys, oh. Reusable diaper. So gagamitan natin siya ng ganito. Para kung sakali mang anong gawin niya doon, eh safe tayo, no? Wait lang, ida-diaper lang kita nak ko. So, ganda yung tsura ni Sophie. Malaki pa sa kanya tong diaper niya, pero hintayin na lang natin siya na lumaki. So, magagamit naman niya to. Tsaka na-adjust naman siya. Tsaka hawak-hawak ko naman siya, so hindi niya maaalis. Naalis niya lang naman to, usually kapag naglalakad-lakad siya, so tinatanggal niya dun sa dalawang paa niya dito. So, ayan, ready na kami. Isasama ko kayo, pero mag-iiba yung quality kasi phone na lang yung gagamitin ko para hindi ko nadalhin itong aking camera. So, ayan. Thank you.
vitamins na tayo, no? May vitamins na to, ma'am? Wala po. Gusto mong bilhin? Ah, sige po. Dali ka lang pagbibigay, ma'am, pag zero. Okay. So, gagamit ka ng syringe, tapos po dito lang, babatakin mo yung kiss niya sa gilid, ganyan. Tapos pupasok mo lang sa may side, ma'am, tapos dahan-dahan mo lang yung push. Pag dumidila na ganyan, naninom niya na. Apo. Dahan-dahan lang kasi pwede pong masugi. Mapumasok sa baga. Okay na. Okay na. Tapos ma'am yung sa 4-in-1 vaccine. Okay po. 1 week bawal sa paliguan. Kung apo. Kung tamlay na kayo nagsuka, ibalik mo ka agad ma'am or tumawag mo sa akin. Apo. Meanwhile. Hi guys, naka-uwi na kami ni Sophie. So nakapagpa-vaccine na siya. And na-insert ko naman siguro yung video kanina na nakita niyo naman. So okay naman kay Doc kahit binibidyoan ko si Sophie. Tapos guys, dito pala sa left shoulder niya, doon siya na-vaccine dito. Tapos kumuha lang ako ng mainit na tubig kasi sabi ni Doc i-hot compress ko daw si Sophie. So gustong-gusto naman niya. Tapos dapat daw i-massage natin yung part na na-vaccine para hindi mamaga. Tapos guys, bawal din ilabas muna si Sophie, hindi ko din siya paliliguan for 1 week. And then sabi ni Doc dahil nga uso daw ang Parvo today, so hindi ko muna siya ilalabas until matapos niya yung 5-in-1 niya. So yung vaccine niya today is 4-in-1. Diniworm ko na din siya guys. So nandito yung presyo, wait lang. Yung 4-in-1 niya, 350 pesos. Tapos yung kanyang deworm ay 150. Tapos yung kanyang puppy MVP na vitamin ay 250 pesos. Sa lahat na nagastos ko ay 750 pesos. And then ganito yung itsura ng kanyang vitamins. Ayan. Tapos sabi ni Doc, 1 ml muna daw. Sabi niya 1 ml muna daw per day. Yung ipapainom ko kay Sophie. So, bet go ako pumunta guys. Tapos ang third na punta namin yan, ngayong December din, 30 kasi next year yata. Di ko sure, basta sabi ni Doc, ang next vaccine ulit ni Sophie ay December 30. So hindi ko muna siya ilalabas. So nakabili naman ako ng crate ni Sophie, so dun muna siya mag-i-stay kasi daw, baka kapag nasa labas siya, pwede niyang makain yung chinelas, yung sapatos, ganyan. O kaya makakuha siya ng virus na dala-dala ko. Kaya nga every time na umuwi ako guys, nag-alcohol muna talaga ako bago ko siya hawakan. Kasi baka nga matransfer ko yung virus. At saka, binidok, kapag nagtamlay daw siya, may nangyaring, alam mo yun, parang nag-iba yung ugali niya. Ibabalik ko siya doon. Pero, so far, okay naman siya. Okay pa din siya. Tapos pinakain ko na din siya guys. At saka, dahil nga na-deworm siya, sabi ni Doc, mas okay daw na itain niya yung mga bulati niya. Love yun ako. Love ka ni Mama. So ito guys, wala pa siyang pangalan actually, pero may record na siya sa Pet Bet Go. So ang next na vaccine niya, ito, sa December 30. Tapos, pangatlo na niya yon, last na yung pang-apat. And then another, madi-deworm yata siya ulit then that time. So actually, ang alam ko na deworm na siya ng 2 beses, pero yun lang kasi yung nakarecord yung isa. So meron din dito guys na nakalagay sa information. Tapos kung gusto nyo kontakin yung Pet Bet Go, ayan, may mga contact number dito. Tapos pwede nyo din silang i-message sa kanilang Facebook page dito. Tapos mababait naman yung mga tao dun guys. At saka madaming nandun. 9 a.m. guys, open na sila. Tapos ayun yung record ng kanyang deworm. Tapos yung vaccine naman niya, eto. So, ito yung vaccine niya, guys. Ayan, nakasulat naman dito kung kailan ka ulit babalik. So, doon na lang ako mag-i-stay kasi doon naman yung first vaccine ni Sophie. So, doon na ako mag-i-stick, kumbaga, para maging okay din siya. Kasi okay naman siya nung nasa akin siya. Actually, 2 weeks na sa akin si Sophie, guys. And okay pa din naman siya. Sana walang magbago sa kanya. Then, ako. So, wag lang natin masyadong hawakan yung part na inject, pero imamassage daw natin, sabi ni Doc. Anyway, guys, that's it for this video. Sana nagustuhan nyo tong video na to. And nagugutom yata si Sophie pag luluto ko muna siya ng food niya. And then, gagawa tayo ng madaming video patungkol siya, pag-aalaga, pag-haul, ganyan, pagbibili natin ng mga pagkain niya, ng mga gamit niya, ganyan, vaccine, tsaka madami pang videos. So, guys, thank you so much for watching. Like this video, comment below, at syempre, wag niyong kakalimutan. Mag-subscribe! Mag-subscribe! Bye!